yung panggagalingan po ang itong ating pong isinaling sa wikang Filipino na mga katanungan. 20 questions po ito. Ating pong isinaling sa wikang Filipino. Alright, so sige. So ito ang panggagalingan ito. Tell me if you're ready, boy. Are you ready? If you're ready, mga kapamilya, ito, yung pong tanumpati po ng ating presidente noong pong Marso 26. Alright, ito po ay sa graduation ng Philippine National Police Academy, Lakandula Class of 2015. Ito po yung bahagi ng kanyang tanumpati kung saan po sinabi niya na ang mga reports nga na ito ay hango lang daw ho. Ang iba pong bahagi ng mga reports ay hango daw ho sa hula. Pakinggan po natin. Ngayon po, may dalawang ulat na makapagkunan ng impormasyon hinggil sa mga naganap sa mga kasapano. Ang Board of Inquiry Report at ang Senate Report na lang po matapos ang ginawa nilang investigasyon. Maraming tanong sa isip na ating mga mamayan ang masasagot sa mga ulat na ito. Sumasangayon po ang dalawang ulat sa mga nauna na nating payag tungkol sa mga detalye ng operasyon. Sa katunayan po, pinagtitibay na dalawang report ang ating posisyon sa simula pa lang na malaking pagkakamali ang kawalan ng koordinasyon sa AST. Ang kinalulukot ko, imbis na magtanong sa akin, ay naglagay ng spekulasyon ang mga kuha ng ulat. May tatanong ko nga po, ang may tatanong nga po natin, ano naman makakatulong sa paglilinaw ng isyo kung hula ang gagamitin imbis na fax? So, hindi mo ko may sabi niya, na? Ikaw ang nagsabi niya. Tama. May tatanong nga po natin, di ko ba? Paano naman daw makakatulong sa paglilinaw ng isyo kung hula ang gagamitin imbis na fax? Ang ikinalulungkot ko, ikanya, imbis na magtanong sa akin, ay naglagay ng espekulasyon ang mga gumawa ng ulat. Dalawang ulat yan, BOI po at saka Senate Report. Okay, so may pinanggagalingan po ito. May pinanghihigpitan siya ng lakas. Eh, kaya ka iniimbitahan ngayon para ho nga makapagbigay po ng kaliwanagan. At ikaw mismo ho ang sumagot sa katanungan. Pero ngayon po, hindi daw ho siya a-attend sa hearing. Naiintindihan ko yun. Ako po, marako na ko din magpapayo sa kanya. Sir, tagilid. Marapag kinanong mo si Ate Craig Marfil at sabihin sa'yo, boss, negative. Negative tayo. Negative tayo dyan, boss. Papapakin ka dun. Kung ayaw sumipot sa hearing, baka pwedeng sagutin na lang yung katanungan. Hindi ho ba? In writing din. Ito maganda. Alright? Sige. So let's do it, Maya. Bago tayo po kumausap sa isa po sa mga aaten bukas sa hearing ng Kamara. Alright. Dalawang pong katanungan ng mga militanteng kongresista kay Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Unang tanong. Bakit mo pinayagan ang partisipasyon ng nooy hepe ng PMP na si Alan Purisima sa Oakland Exodus? Kahit pa alam na alam mong suspendido na siya ng Office of the Ombudsman nung mga panahong yon. Hindi pa ho ito natutugunan po ng ating Pangulo since day one. Marami na siyang talumpati pero nunca mabanggit niya ang dahilan tungkol dito. At sagutin po ng direkta ang katanungan na ito. Question number one. Question number two. Kung siya'y isa lamang expert advisor, bakit mo sinabing inutusan mo siyang makipag-coordinate kay PNP OIC Espina at AFP Chief of Staff Katapang, at paano mo nasabing hindi niya sinunod ang naturang order? Pangatlong katanungan. Bilang Commander-in-Chief, bakit hindi mo inatasan sina Espina at Katapang na ayudahan ang mga Special Action Force sa halip na bigyan ng tungkulin ang isang suspendidong opisyal? Pang-apat na katanungan. Kung pinahintulutan mo ang isang suspendidong opisyal na manguna sa operasyon,
tumanggap ka ng ulat mula sa kanya at inatasan pa si staff director na Peñas na mag-report sa kanya, hindi ba't sinuway mo ang chain of command? Ang limang katanungan. Hindi ba't sinuway mo ang suspension order na nilabas ng ombudsman laban kay Purisima nang payagan mo itong pangunahan ang operasyon? Ang aning nakatanungan, ano ang pinag-usapan ninyo ni Purisima nang magkita kayo sa bahay pangarap noong Enero 9 matapos umalis ni na Peñas? At bago sabihin ni Purisima kay na Peñas na, quote, sabihan mo na ang dalawa, referring to Sec. Mar Rojas at PNP OIC Espina, kapag andun na, ako na ang bahala kay Katapang, unquote. Pangpitong katanungan, ilang beses kayong nag-text ni Purisima at ng iba pang mga opisyal tungkol sa operasyon sa Mama Capano bago ang Enero 25, nung mismong araw ng Enero 25 at matapos ang Enero 25. Maaari mo bang bigyan ng kopya ang kamera ng laman ng mga naturang mensahe kung meron man? Meron pang pagkakataon na tinawagan mo si Purisima at iba pang opisyal kaugnay sa isyu? Hinihiling din namin ang transcript ng mga usapang ito. Ang walong katanungan. Sinabi mong nainis ka kay Purisima dahil hindi mo maintindihan ang mga nagkokontrahan niyang mga text messages. Bakit hindi mo siya tinawagan upang malinawan ang usapan? Bakit hindi mo tinawagan ang ilang pang opisyal gaya ng General Katapang at ilang pang mga ASP generals na may kaugnayan sa rescue operations? Bakit hindi mo tinawagan din ang Secretary Morojas o General Espina upang malaman kung ano talaga ang nangyayari? Pangsiyam na katanungan. Alam mo ang posibilidad na pagkakaroon ng pintakasi at posibleng atakihin ng mga armadong grupo sa lugar ang mga staff troopers. Bakit hindi mo iniutos ang koordinasyon sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kahit man lang ilang oras bago sinimulan ang offline exodus? Ang sampung katanungan. Pinatotohanan ni West Mincom Commander General Guerrero na nakakuha ka ng mga updates buong araw mula sa kanyang headquarters sa Zamboanga. Sino-sino ang mga opisyal na nagbibigay sa iyo ng update? Ano-ano ang laman ng impormasyong ibinibigay nila sa iyo? Ang 11 katanungan, sa mga natanggap mong mga impormasyon noong umaga, kaugnay ng sagupaan ng staff, bakit hindi ka man lang nagkaroon ng sense of urgency upang pakilusin ang mga kinakailangang pwersa at upang maipatupad ang rescue operations sa staff commands? Ang 12 katanungan, ano-ano ang mga utos mo kay Guerrero at kay Katapang kung meron man? Nag-issue ka ba ng anumang pahayag sa kanila o sa kung sino na ang ikinonsiderang gagawa? Ulitin natin. Nagkamali tayo dito. Ang 12 katanungan, ano-ano ang mga utos mo kay Guerrero at Katapang kung meron man? Nag-issue ka ba ng anumang pahayag sa kanila o sa kung sino man na itunuring ang nangyayaring peace process sa MILF bago ipinatupad ang rescue operations? Ang 13 katanungan, alam mo ba na sa kalagitnaan ng pakpakan ay kumikirus na ang CCCH upang magkaroon ng ceasefire? Ang CCCH po ay ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Upang magkaroon ng ceasefire, na-impormahan ka ba tungkol dito? Pang-14 na katanungan, nagbigay ka ba ng utos ng stand down? Ibig sabihin ko sa wait na Pilipino na huwag kayong gagalaw, huwag kayong kikiros, huwag kayong re-rescue.
hindi ka ba nagbigay ng utos kinakatapang o pangilinan na huwag magpaputok ng artillery sa mamasapanong Maguindanao kung saan ang 55 SAC ay nakikipagbakbakan sa MILF at ilang pang-armadong grupo bilang konsiderasyon sa usaping pangkapayapaan sa MILF? Pang-15 katanungan, bakit walang air support sa habang nagaganap ang mamasapanong operation? Alam mo pang may 2 helicopter at 2 eroplano ang nakadeploy sa Zamboanga upang bigyan ka ng seguridad? Ito sana'y nagamit na air support ng staff? 16, pang-16 na katanungan, ano ang masasabi mo sa pahayag ni Peñas na iniwan sila sa ere at ito ay ang pinakamataas na uri ng pagtataksin? Ayon kay Peñas, ang usapan sa operasyon noong Enero 9 ay time on target. Malinaw mo bang tinutulan ang time on target coordination at iyo bang inataasan si Director Peñas na makipag-ugnayan sa AFP isang araw bagong operasyon? Pang-17 katanungan, bakit mo sinabi sa unang speech mo noong Enero 28 na si Purisima ay may kinalaman lamang direkta noong ibinaba ang suspension ng ombudsman? Pero maliwanag sa mga impormasyon na aktibo siyang may kinalaman sa pagpaplano at aktual na pagpapatupad ng offline exodus habang suspendido. Pang-18 katanungan, bakit mo pinayagan ang pakikialam ng Amerika sa pagpaplano, pagpopondo, magsasanay at sa mismong operasyon dahil maliwanag na may 6 na Amerikano sa Tactical Command Post? Bakit sa palagay mo ay kinakailangang makipag-ugnayan sa Amerika ngunit hindi sa kalihim ng DILG na si Marrojas, kay BNP OS Espina at kay AFP Chief of Staff Katapang? Pang-19 na katanungan, ano ang legal mong batayan sa pagpapahintulot sa US military na makialam sa operasyon ng BNP na maliwanag na isang usaping panloob kahit pa hindi ito sakop ng Mutual Defense Treaty, VFA at ng EDCA? Panghuling katanungan, gaano kalawak ang pakikiisa ng Joint Special Operations Task Force Philippines sa mamasapano operations? Yan po ang 20 katanungan ng mga militanteng kongresista sa ating Pangulo ng Pilipinas. Ang tanong, ito kaya ay sagutin. Alam niyo, yung tanong dito sa dulo, tungkol ho sa ano ba ang pakikil, ano ho ba ang itong blessing sa pakikilahok daw ho ng mga Amerikano sa offline exodus. Alam niyo, may mas malalim pang katanungan dito involving the US government. Ang pinakamagandang tanong ay ano ang papel ng Estados Unidos at gaano kalawak ang papel at gaano po kalawak ang ibinubuhos kong resources ng Amerika dito sa pagpapasa ng Pangsamoro Basic Law. Come again, sir. We are honored and proud to call you an ally and a friend. Thank you, friend. Man, pero maliwanag sa mga impormasyon na aktibo siyang may kinalaman sa pagpaplano at aktual na pagpapatupad ng offline exodus habang suspendido. Pang-18 katanungan, bakit mo pinayagan ang pakikialam ng Amerika sa pagpaplano, pagpopondo, magsasanay at sa mismong operasyon dahil maliwanag na may 6 na Amerikano sa Tactical Command Post? Bakit sa palagay mo ay kinakailangang makipag-ugnayan sa Amerika ngunit hindi sa kalihim ng DILG na si Marrojas,
kay BNP OS Espina at kay AFP Chief of Staff Katapang. Panglabing-siyam na katanungan, ano ang legal mong patayan sa pagpapahintulot sa US military na makialam sa operasyon ng BNP na maliwanag na isang usaping panloob kahit pa hindi ito sakop ng Mutual Defense Treaty, VFA at ng EDCA? Panghuling katanungan. Pagkadalawampung katanungan. Gaano kalawak ang pakikisa ng Joint Special Operations Task Force Philippines sa Mamasapano Operations? Yan po ang 20 katanungan ng mga militanteng kongresista sa ating Pangulo ng Pilipinas. Ang tanong, ito kaya ay sagutin. Alam niyo, yung tanong dito sa dulo, tungkol ho sa ano ba ang pakikil, ano ho ba ang itong blessing sa pakikilahok daw ho ng mga Amerikano sa offline exodus. Alam niyo, may mas malalim pang katanungan dito involving the US government. Ang pinakamagandang tanong ay ano ang papel ng Estados Unidos at gaano kalawak ang papel at gaano po kalawak ang ibinubuhos kong resources ng Amerika dito sa pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law. Come again, sir. Come again. We are honored and proud to call you an ally and a friend. Thank you, friend. Papel at gaano po kalawak ang ibinubuhos kong resources ng Amerika dito sa pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law. Come again, sir. Come again. We are honored and proud to call you an ally and a friend. Thank you, friend. Honored and proud to call you an ally and a friend. Thank you, friend.